since tapos na tayo dun sa price act, consumer act, yung DTI adjudication, pupunta naman ako dun sa Data Privacy Act. Okay. Ito medyo techie itong batas na to, pero isa rin to sa mga batas na dapat nating malaman together with the yung Anti-Voyeurism Act, okay, for couples, no, for couples, para hindi na tumagamit sa kung anumang bagay, like sextortion, and yung bank secrecy law, diba, yung bank secrecy law, explain din natin yan, yung mga kaunting nalalaman ko dyan sa mga bagay na yan. Kasi po, itong data privacy nga, is pwede rin itong magamit pagka ang information ay nagamit without the consent of yung may-ari ng information na yon. It could be led to money laundering. Na wala siyang kaalam-alam na kasama na pala siya dun sa illegal activity ng money laundering. Di ba? Or kasama na siya sa nagnanakaw ng isang pera sa mga kumpanya na wala siyang kaalam-alam, possible, wala siyang kaalam-alam na yung information niya nagagamit, tapos pinalalabas, pinagnanakawan niya yung malaking kumpanya. Ganong kautak ito mga programmers na to. Ito yung parte ng pagiging techie o pagiging programmer na hindi dapat gayahin. It's not only unethical but unfair. So, basically, itong Data Privacy Act of 2012, meaning 9 years pa lang itong batas na to. Ito yung pagbabawal na mag-post ng picture. Pinost mo yung picture ng isang tao, tapos wala naman siyang consent na picturean mo siya, eh, bawal yon. Magbigay ka ng information consent, magbigay, ipasa mo yung information niya, or kahit cellphone number niya o landline telephone landline number niya na wala siyang consent, eh hindi tama. Kasi karapatan niyang not unless kung emergency situation at kinakailangan. Pero kung wala siyang consent at kung hindi naman ganun ka-importante yung bibigyan mo na information, eh pwede kang kasuhan ng paglabag sa Data Privacy. Ah, kaya kita mo yung mga teachers, especially sa public schools, hindi sila nagpo-post nung mga names ng estudyante nila kung babate. Kumbaga, yung sila lang at saka sabi nila congratulations to sa mga estudyante nila, especially yung mga teachers sa senior high sa public schools because of the Data Privacy Act. At saka wag din po tayo magbibigay ng ating mga pertinent information sa kung ano-anong database. Okay? Kasi dapat sumunod muna tayo dun sa ano, ibig sabihin, kailangan may karapatan kayong malaman kung saan gagamitin yung information na kinukuha nila. Okay? May karapatan po kayong tanungin kung saan gagamitin. Ngayon, kung diskumpiyado kayo, pwede nyong hindi ibigay. Kasi ang valid, ano lang naman ang list is DOH, yung DOH, NACDA, ano pa ba, sa PWD. Yung DOH, tsaka NACDA, for the universal healthcare, yun lang naman eh. Tsaka yung sa PIDAW. Yun lang ang dapat may, sa ating mga information na electronically or yung computer, yung naka-store sa kanilang mga computer, yun lang po. Other than that, wag po tayo magbibigay lalo na sa mga online o kahit sa FB page nang walang ano, kasi lalabag po tayo sa Data Privacy Act. At saka yung DICT, yun lang ho ang may karapatang kumuha ng information natin kasi gagamitin po nila yan for purposes na makakatulong sa atin. Whether medical, government transactions, mga ganun po. But other than that, wala po yun. Kasi kaya nga Data Privacy, ang definition yan is, you know, may karapatan yung tao na gawing privado yung kanyang data kung ayaw niya. Ibig sabihin yung privacy, kanya yun, nasa sa kanya yun kung gusto niya o hindi. Tsaka yung, dapat nyo rin malaman kasi teki na tayo ngayon, yung anti
voyeurism law na isa na naging isa sa pinaka magandang bill na na-file ni Senator Bong Revilla. Ang pinaka-example nito is yung kay Katrina Halili tsaka yung kay Hayden. So kasama rin yung sa data privacy ah, kasi by definition yung voyeurism is a kind of privacy. Ibig sabihin sa mag-asawa, kung gusto nila magkaroon ng private moments, yun na yun. Sa mga PWD may asawa at alam nyo na may privacy kayo, so dapat hindi nyo kukunan yun and then i-record yun and then ipapakalat nyo. O dapat hindi nyo nga nire-record. Sa mga babae dyan, huwag kayong papayag na ano, tapos i-record. Or kung ginawa man yun, kasuhan nyo. Kasi dumadami na mga sextortionist ngayon. So, yun yung kailangan nating malaman. Dapat kahit PWD tayo, yun na nga eh. Ang classified sa atin, bedridden eh. So, dapat kahit medyo teki ka eh. Take itong loan na to, pero sigurado ko alam na to ni Sir Jacob Rional. Sir, alam ko alam mo na to. So, inano ko lang. Basta yung information ko. Pero, pwede rin kayong magsumbong sa National Privacy Commission na si Mr. Ramon Liboro yung chairman. Kasi sila mag-iimbestiga kung nag-violate yung isang tao sa Data Privacy Act. At saka yung bank secrecy. Ibig sabihin eh, hindi pwedeng magbigay yung client ng information kasi minsan electronic na rin yung information nila eh. Pinadadaan na rin sa computer. Not unless kung korte, yung Senate and Senate Blue Ribbon Committee at yung House of Representatives Blue Ribbon Committee yung humingi. Yun lang yun. O Supreme Court, Court of Appeals yung humingi. Unless hindi humingi yung mga yun, walang karapatan yung ano na ibigay yung mga information sa inyo without your consent. Or kahit may consent kayo, hindi nila pwedeng ibigay. Yun yung bank secrecy law. Yun yung isa sa pinaka-ano na, ano. Kaso nga kasi, yun ang kinakatwiran ng iba eh, pagka nagkakabistuhan sa korte, yung bank secrecy law na yan. Kaya kailangan i-amend yung batas na yan para magkaroon ng justice yung mga biktima. Kasi yung bank secrecy law, ano, electronic na ngayon. Uso na ngayon yung e-banking, e-transaction sa mga ano, sa bahay ka na lang. Uminsan nga, mobile app na lang ginagamit mo. So, parte pa rin yan ng Data Privacy Act. So, yun lang po.